nga Biyernes, diin padayon lang gyapon ta panikay sikay atong serbisyo publiko alang sa mga kabataan kay para sa bata, para sa bayan. So mao ni isip RBI Radio Teacher Broadcaster mga inana, so padayon ta sa paghimog mga script dayon recording. So recording time na ni. Pag-record na ta, ikani siya Filipino pang grade 5, aralin 13, module 6. Okay, module 6. Duha ni sila kakuan ka aralin sa module 6. 13, aralin 13, and aralin 14. Ang akong unang plano is iisa sila, pero sa pagkamulo na kong himo sa script, nakita na ako nga dapat sila ilahi. Kaya kaning isa, para sa pagpapahayag o pagsusuri ng pahayag kung opinion o katotohanan. Then, ang isa pang angkop, layo na kaayo, dili siya related. Or dili kayo kwan, so managilahit na lang dyan para di maglibog ang bata. Okay, so mag-record na takaroon. Okay, gamit ang mic. Okay, nakatouch ang mic na to. Nakatouch ang mic na to din sa to tablet. Tablet ato recordan. Okay. Magandang araw mga bata. Ako si Teacher Vivian Ramada Oclarit, ang inyong guro ngayon sa Filipino sa ikalimang baitang na nagmula sa Iligan City Division Region 10. Pagkatapos ng aralin na ito, inaasahang mahahasa ang iyong kakayahan at nasusuri kung ang pahayag ay opinyon o katotohanan. Sudyod, ano siya? Medyo distansya ta, distansya. Ito ay makikita at mababasa sa inyong Filipino Module 6, Aralin 13 para sa ikatlong markahan. O, ihanda na ang inyong mga gagamiting papel o kwaderno, lapis o ballpen at ang inyong module. Huwag kalimutan lakasan ang inyong radyo at maupo sa isang komportabling lugar na kung saan hindi kayo madidistorbo. O, handa na ba kayo? Magandang araw ulit mga bata! Bago natin umpisahan ang ating talakayan para sa ating bagong leksyon, magbalik-aral muna tayo. Module 6, aralin 13 sa ikalawang pahina. Piliin ang salitang hiram sapangkat isulat ito ng may wastong baybay. Okay, salitang hiram. Kita kong video. So, titingnan natin, sa bawat bilang, may apat na mga salita. Ang gagawin nyo lang ay piliin lamang sa apat na yon ang isa o dalawang salitang hiram. Isusulat ninyo ito na may wastong baybay. Sulat na may wastong baybay. Okay, una, basketball. Ang basketball ay B-A-S-K-E-T-B-O-L. Basketball. Pico, Jack and Poy, Patintero. Alin sa apat na yan? Ang salitang hiram. Oh, una, basketball, pico, Jack and Poy, Patintero. Tingnan nyo mabuti kasi meron naman kayong module. Buksan nyo ito sa ikalawang pahina. Ikalawa, pinakbet, lumpia, spaghetti, sinigang. Alin dyan ang salitang hiram? Pangatlo, binyagan, kumpilan, kasalan, despedida. Pangapat, shorts, pantalon, palda, saya. Ikalima, escalator, ventilador, cobrador, burador. Ika-anim, pizza or pizza, sausage, tinapay, pandisal. Ika-pito, bus, vapor, LRT, aeroplano. Ika-walo, telebisyon, radio, telepono, computer. Ang computer dito, makikita ninyo sa inyong module, C-O-M-P-U-T-E-R. Ang telebisyon natin, T-E-L-E-B-I-S-Y-O-N, telebisyon. Okay, kasyam, coach,
Spelling o ang baybay ay COACH. Coach. Guro. Punong guro. Pulis. Okay. Next. Ikasampo. Martilyo. Bumbilya. Kutsara. Flashlight. Yan. Okay. Ito naman. Ano ang mga sagot ninyo? Tingnan natin. Iwawasto natin yung mga sagot ninyo kung tama ba o sino nakakuha ng lahat ng tamang sagot. So, meron dito sa unang bilang, anong sagot ninyo? Jack and Poy. Pangalawa, spaghetti. Yan. Pangatlo, despedida. Pang-apat, shorts. Pang-lima, escalator. E-S-C-A-L-A-T-O-R. Ika-anim, pizza. P-I-Z-Z-A. At saka, sausage. Sausage. S-A-U-S-A-G-E. Ika-pito, L-R-T. L-R-T. Capital letters lahat. Ikawalo, computer. Ang tamang sagot. C-O-M-P-U-T-E-R. Computer. Number 9, o ikasyam, coach. Ang sagot natin. C-O-A-C-H. At ang pang-sampo, ang tamang sagot ay flashlight. Flashlight. Okay. Tingnan ang larawan na nasa unang pahina. Unang pahina ng inyong module. Ano ang inyong masasabi sa larawan? May nakahiga na lalaki na nakabahag. Tapos may dalawang babae na parang nag-aalaga. Gusto ba ninyo malaman ang kwento tungkol dito? Dahil meron itong kwento, gusto niyo ba malaman? Abay, maghanda na kasi babasahin na natin ang epiko. At ang pamagat ng epiko na ito ay Ang Buhay ni Labaw Dunggun. Ulitin ko ang pamagat, Ang Buhay ni Labaw Dunggun. Ayun ta. Okay, right sir. Okay. So, mga tauhan, Labaw Dunggun. Pangalawang tauhan, si Anggong Ginbitinan, asawa ni Labaw Dunggun. Ang ikatlong katauhan ay si Anggong Durunoon, asawa ni Labaw Dunggun. Ikaapat na tauhan, Nagmalitong Yawa, nagustuhan ni Labaw Dunggun. O ito'y babae. Tapos, ikalima, si Buyong Saragnayon, asawa ni Nagmalitong Yawa. Tapos, ikaanim, si Asumanga, anak ni Labaw Dunggun, Anggong Ginbitinan. At ang pampito, Baranugan, anak ni Labaw Dunggun, kay Anggong Durunoon. Tagpuan, bago dumating ang mga Espanyol. Saan? Sa Lambunaw, Iloilo. Unang tagpo. Okay, tagapagsalaysay. Nabalitaan ng magkapatid ng Baranugan at Asumanga na nakakulong sa ilalim ng bahay ni Buyong Saragnayon ang kanilang amang si Labaw Dunggun. Agad nagpaalam ang magkapatid sa kanilang ina at pinuntahan nila ang bahay ni Saragnayon. Sige muna na, tanan sir. Saragnayon, palayain mo ang aming amang si Labaw. At sino ka para mag-utos sa akin? Anak ako ni Labaw Dunggun na ikinulong mo sa ilalim ng inyong bahay sa matagal na panahon. Palayain mo na siya. Palayain? Ha! Pagkatapos niyang pagnasaan ang asawa kong si Nagmalito, dapat lamang na mabulok siya sa ilalim ng bahay ko. Maglaban tayo! Kapag natalo kita, palayain mo si Ama! Naglaban nga sina Saragnayon at Baranugan. Bata at malakas si Baranugan. Humingi ng tulong sa mga impakto si Saragnayon at isang kawa ng impakto ang dumating. Asumanga,
Tulungan mo ako? Napakarami nila. Nariyan na ako. Pagsalita ko. Nagtulong ang magkapatid at napatay nila si Saragnayon. Lumindol at dumilim ang buong paligid nang mapatay nila si Saragnayon. Hahanapin natin si Ama. Sumangga. Wala siya sa ilalim ng bahay ni Saragnayon. Saan kaya nagpunta si Ama? Umingi na tayo ng tulong ng magkapatid ni Ama. Halika! Wow, thank you, Sir Neil! Grabe na! Muna si Sir Neil! Woo-hoo! Aureliana! Woo-hoo! Thank you kayo, sir! Okay, ang mo ang managing director din, he. Oh, thank you kayo, sir. Okay, so diretso ta, do, padayon ta. Sa tulong ng mga kapatid na sina Humadapon at Dumalapdap, natagpuan nila si Labaw Dunggon na isa ng sinto-sinto. Ginamot siya ng dalawang asawa hanggang sa gumaling. Ayan, nabasa at napakinggan na natin ang epiko tungkol sa buhay ni Labaw Dunggon. Ngayon, suriin nating mabuti ang kwento upang malaman o makilala natin kung alin dito ang katotohanan at alin ang opinyon lamang. Paano nga ba natin malalaman ang kaibahan ng opinyon sa katotohanan? Pagkilala ng katotohanan at opinyon, makinig kayo mabuti para alam ninyo kung ano ang kaibahan ng katotohanan sa opinyon o paano natin masasabi na, ito ay opinyon lamang, ito ay katotohanan. Sa pagbasa ng teksto, kailangan maging mapanuri ang mambabasa upang matayan niya kung ang binabasa ay katotohanan o opinyon. Ang opinyon ay palagay na maaaring totoo o hindi. Bawat isa ay may paniniwalaan o palagay tungkol sa paksa. Iba-iba ang paniniwala ng tao, samantalang ang katotohanan ay hindi nagkakaiba-iba. So kung opinyon lamang, iba-iba ang opinyon ng tao. Pwede siyang magkaiba. No? Pwede magkaiba-iba. Ngunit ang katotohanan ay talagang hindi yan magkaiba-iba. Talagang yun at yun, no? Ang katotohanan. Ngayon, base sa ating binasang epiko, basahin ang bawat bilang at suriin ang bawat item kung katotohanan o opinyon. Ito na, tingnan natin. Kung alam ba nating masuri, alin dito ang opinyon at alin dito ang katotohanan. Unang bilang, maraming asawa si Labaw Dunggon. Sa tingin ninyo, hindi pa sinalaysay doon sa epiko na may mga asawa o maraming asawa si Labaw Dunggon? Kung isinalaysay sa epiko na binasa natin o sa kwento na binasa natin, yun ay katotohanan. Pero kung hindi naman, opinion yun. O anong sagutin nyo? Katotohanan. Kasi 'di ba may una siyang asawa? Tapos, ano yung unang asawa niya? Basahin nga natin. Nandiyan naman sa module ninyo. Ang unang asawa niya, hindi naman sinabing unang asawa. Si Anggong Ginbitinan. Anggong Ginbitinan ay asawa ni Labaw Dunggon. So, meron din siyang isang asawa. Si Anggong Durunoon, asawa ni Labaw Dunggon. So, meron na siyang isa pang asawa. Kung ibig sabihin, posible, tapos dito pa, hindi naman niya naging asawa, yung asawa ni Saragnayon, no? Hindi naman niya naging asawa yon. Pero nagustuhan lang niya, yung asawa ni Saragnayon. Nagustuhan lang ni Labaw Dunggon yung asawa ni Saragnayon. Hindi niya naging asawa, ngunit meron na siyang dalawang asawa. Ibig sabihin, yung sinabi dito na maraming asawa si Labaw Dunggon, ito ay katotohanan. Kasi para sa atin, di ba, ang ano lang talaga ay merong isang asawa. Pero siya meron siyang dalawa. Pangalawa, higit na maganda si Nagmalitong Yawa kaysa sa mga asawa ni Labaw Dunggon. Sinabi ba doon, nabasa ba natin doon sa epiko, na higit na maganda si Nagmalitong Yawa, ito ang asawa ni Saragnayon, no? Nagustuhan niya, na nagustuhan ni Labaw Dunggon. Sinabi ba doon, lantaran bang sinabi o sinalaysay? Kung wala, abay, opinion lang ito. No, opinion lang, posible na maganda kasi
kasi nagustuhan. No, nagustuhan pa rin ni Labaw Dunggun kahit meron na siyang dalawang asawa. Pero opinion lang 'yon, hindi katotohanan. Pangatlo, sa Iloilo naganap ang epic kong ito. 'Di ba meron tayo kung saang lugar na naganap ang epic ko, binasa natin kanina. Ang lugar ay Lambunaw, Iloilo. Ang tanong, sa Iloilo naganap ang epic kong ito. Katotohanan ba o opinion lang? Abay, katotohanan. Pang-apat, higit na makulay ang buhay ni Lamang kaysa kay Labaw Dunggun. O, higit daw na makulay ang buhay ni Lamang. Itong Lamang ay, ano din ito, isa ding epic ko, pero nabasa ba ninyo ito? Sinulat ba doon na higit na makulay ang buhay ni Lamang kaysa kay Labaw Dunggun? Ibig sabihin, opinion lamang. Ikalima, inaawit na pasalaysay ang epic ko. Inaawit na pasalaysay ang epic ko. So, pwede pala itong inaawit ba na pasalaysay ang epic ko? Ito ay katotohanan. Dapat ito ay inaawit na pasalaysay. Kanina binasa lang natin, no? Pero ang kung i-research ninyo, ito ay inaawit na pasalaysay. Ika-anim na tanong, higit na matapang ang anak ni Labaw Dunggun kaysa sa anak niya na si Aso Mangga. Hindi yata ipinakita doon, no? Hindi sinabi doon na higit na matapang ang anak ni Labaw Dunggun kaysa sa anak niya na si Aso Mangga. Ibig sabihin, ito ay opinion lamang. Pampito, hindi mahal ni Labaw Dunggun ang dalawang asawa, kaya nagnasa pa siya sa asawa ni Saragnayon. Anong sagot ninyo? Opinion o katotohanan? Abay, opinion lamang. Ikawalo, mabubuting asawa sina Anggong Ginbitinan at Anggong Durunoon. Mabubuti ba silang asawa? Di ba yung pinakahuli ng ipi ko? Nakita nila si Labaw Dunggun, na sinto-sinto na. At anong ginawa ng dalawang asawa niya? Ginamot siya. Ibig sabihin, anong ibig sabihin doon? Mabubuting asawa sina Anggong Ginbitinan at Anggong Durunoon. Katotohanan. Ikasyam, ginamot ng dalawang asawa ang nasinto-sinto na si Labaw Dunggun. Anong sagot natin? Opinion ba o katotohanan? Abay, katotohanan. Kasi binigay naman yan doon, no? Sinabi ng lantaran doon na ginamot ng dalawang asawa ni Labaw Dunggun ang ginamot ng dalawang asawa ang sinto-sinto na si Labaw Dunggun. Pang-sampo, ang pagnanasa sa asawa ng may asawa ang naging kapahamakan ni Labaw Dunggun. Ano sa tingin ninyo? Abay, ito ay katotohanan. Ngayon naman, babasahin natin ang kwento ni Lolo Jose at pagkatapos, sasagutin ninyo ang kasunod na pagsasanay. Okay ba yun? Abay, okay! Eto na. Makinig mabuti. Si Lolo Jose ay nakatira sa Barrio Tacay, sakop ng Buena Vista. Isang gabing kabilugan ng buwan, naisipan niyang mamasyal sa tabing ilog. Sa paglalakbay niya, nadaanan niya ang isang kamarin na nilagyan ng sako-sakong apog. Habang lumalapit siya sa kamarin, may nakita siyang parang baga o siga sa may bubungan. Nang tingalain niya ito, nakita niyang may nakaupong mataas at maitim na tao at nananabako. Malaki ang uli nito at napakaitim masyado. Dahil sa takot, hindi nakagalaw si Lolo Jose. Hindi siya nakagalaw sa kanyang kinatatayuan. Nanindig bigla ang kanyang balahibo at natakot na baka siya patayin ito. Sisigaw sana siya, ngunit walang tinig na lumalabas sa bibig niya. Hinimatay siyang bigla at nang pagbalikan ng diwa ay wala na roon ang kapre. Dali-dali siyang umuwi at ikwinento
ikinuwento sa asawa at mga anak ang kanyang karanasan. Ngayon, basahin ang mga pangungusap at sabihin kung katotohanan o opinion ang bawat isa. Ang isasagot lamang ninyo ay katotohanan o opinion. Unang bilang, taga-Barrio Tacay si Lolo Jose. Pangalawa, mahilig mamasyal kung gabi si Lolo Jose. Ikatlo, may nakita siyang siga sa bubong. Ikaapat, may nakita siyang malaking tao na nakaupo at nananabako. Ikalima, guni-guni lamang ang nakita ni Lolo Jose. Eto pa, meron pa kayong gagawin. Isulat ang malaking titik O kung ang pahayag ay isang opinyon. At malaking titik K kung ang pahayag ay katotohanan. Isusulat ninyo sa inyong kwaderno ang malaking titik O kung ito ay opinyon. At malaking titik K kung ito ay katotohanan. Unang bilang, ang isang bansa ay may kinikilalang pinuno o leader. Pangalawa, maaari hindi nagkakaunawaan ang mga tao dahil sadyang ayaw nila. Pangatlo, ang Pilipinas ay kabilang sa rehiyong Timog Silangang Asya. Ikaapat, baka mas maunlad na ang Korea kaysa bansang Japan. Ikalima, ang Amerika ang pinakamakapangyarihang bansa sa daigdig. Ika-anim, ang mundo ay bilog. Ika-pito, ang mga pinuno ng iba't ibang bansa ay pinipili ng taong bayan. Ika-walo, ang Pilipino ang pinakamasipag na manggagawa. Ika-siyam, ang mga bansa ay may sariling bandila o hatawat. Ika-sampo, hindi nagkakasundo ang mga iba't ibang bansa. O ayan, natapos din ninyo ang ating maikling pasulit. Sana ay tama lahat ng mga sagutin nyo. Huwag kaligtaan gawin ang isa-isip at isagawa na nasa ikalimang pahina ng inyong module. Bago tayo magpaalam mga bata, bago tayo magpaalam sa isa't isa, alamin muna natin ang buod ng ating paksa ngayon. Pakinggan, pagkilala ng katotohanan at opinion. Sa pagbasa ng teksto, kailangan maging mapanuri ang mambabasa upang matayan niya kung ang binabasa ay katotohanan o opinion. Ang opinion ay palagay na maaaring totoo o hindi. Bawat isa ay may paniniwalaan o palagay tungkol sa paksa. Iba-iba ang paniniwala ng tao, samantalang ang katotohanan ay hindi nagkakaiba. At dito na nagtatapos ang ating talakayan sa Pilipino ngayong araw na ito, mga bata. Sana ay isa puso at isa buhay ninyo ang magagandang natutunan ninyo. Lagi ninyong pakatandaan na sa pag-aaral ng mabuti, kinabukasan ninyo'y mapapabuti. Lagi din nating tandaan na ang magkaibigang nagtutulungan, walang pagsubok na hindi napagtatagumpayan. Hanggang sa muli, maraming salamat! Ito po muli si Teacher Vivian Amado Clarit na nagsasabing, basta iligan, number one, basta iligan, walang iwanan. Mapungahong adlaw ka natong tanan. Bye-bye! Ayan, natapos din natin ang ating kwento, ang ating leksyon na may mga kwento at ipiko. O ang ating leksyon tungkol sa pagsuri kung ang pangusap ba ay katotohanan o opinion lamang. Kayo, alam niyo na ba kung alin o ano ang katotohanan at ano ang opinion lang?
Mag-subscribe. Itong katotohanan. Mag-subscribe tayo. Mag-like. Mag-share. Sana po may comment din kayo para alam natin kung ano, paano pa natin mas mapaganda ang ating YouTube channel. Maraming salamat. Mabungahong adlaw kanatong tanan. Bye-bye!